Hi, welcome back to my channel. This is Avic YT. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-renew ng NBI clearance gamit ang inyong cellphone. Open natin yung ating browser. Hanapin natin yung clearance.nbi.gov.ph. Dito sa tatlong toolbox sa taas, click natin yan, gawin nating desktop site. Click natin yung I agree. Okay, so dito makikita nyo yung advisory. Click nyo lang yung close. So dito tayo sa NBI Clearance Online Renewal. Tandaan lamang po na ang NBI Clearance Online Renewal ay applicable para sa mga aplikante na merong NBI Clearance na na-issue from October 16, 2016 onwards. Okay, so click natin yan, NBI Clearance Online Renewal. Okay, so makikita nyo yung mga information na hinihingi. So kailangan nyo lang pong i-fill out lahat ng information. Kailangan yung inyong old NBI ID. Okay, dito nyo po makikita ang inyong NBI ID number. At ayan po ang ilalagay nyo doon sa hinihinging old NBI ID. Mobile number, yung inyong first name, middle name, last name, at saka birth date. Then, click verify. Okay, mapupunta kayo dito sa verification options. Mamili lang kayo ng question dyan kung anong gusto nyo para sa inyo verification. Merong mother's information, mobile number, used during registration, at saka email address used during registration. Ang pipiliin ko po ay yung mother's information. Okay, so dito po sa mother's information, i-fill out nyo lang yung hinihinging information, yung mother's full name at saka yung mother's birthplace. Okay, after nyan, i-click nyo yung verify. Mapupunta na po tayo dito sa payment options. Okay, ang babayaran natin ay 130 pesos. At kung ikaw ay magbabayad sa e-payment service, meron tong additional fee na 25 pesos. Pwede kayong magbayad sa Bayad Center Outlets, sa Bayad Center Mobile App, meron din sa EasyPay, 7-Eleven, Visa, Mastercard, at saka GCash. Sa akin po, since may GCash na ako, magbabayad ako through GCash. Pagkapili nyo po ng GCash as your payment method, lalabas po itong payment instruction. Okay, once you proceed to payment, so first step, a reference number will be generated. Second step, use your GCash app. And third step, pay using your reference number or scan QR code. Okay, so pag naunawaan nyo na po yan, nabasa nyo na, click nyo yung proceed to payment. Okay, ito po ang inyong reference number na gagamitin sa payment. Pwede nyo rin po yung i-present sa mga bayad center facilities. Kung halimbawa sa mga bayad center kayo magbabayad. Then after nyan ay pipili kayo kung pick up or door-to-door delivery. Kung door-to-door delivery ang inyong pipiliin, meron pong lalabas na instruction pagka-click nyo ng proceed. Okay, ito po yung instruction para sa pagbabayad ng NBI through GCash. Okay, punta kayo sa pay bills.
And then dito sa government, hanapin nyo yung NBI. Okay, click nyo yung NBI. Ilagay nyo dyan yung reference number na nag-generate, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ang inyong contact number, enter nyo yung amount, tapos yung inyong email address para sa payment confirmation. Then after nyo ma-fill out lahat yan, i-click nyo yung next. Note lang po na pag sa GCash po may additional 40 pesos ang payment. So kung 130 may additional na 40 pesos, bali 170 ang total na babayaran nyo sa GCash. Pagka-proceed nyo ay ito na po ang inyong magiging payment receipt. Screenshot nyo na lang din po para meron kayong may pakitang proof na kayo ay bayad na. Magsisend din naman po ng email at saka SMS ang GCash na katunayan na kayo'y bayad na sa NBI. Okay, tapos balik na po tayo dito. Pipili kayo kung pick up or door-to-door delivery. For pick up information po, i-download nyo lang yung pick up information na nandito sa ibaba. At kung pick up naman po, kailangan nyong i-claim ang inyong NBI clearance after 24 hours of payment. Kung door-to-door naman po yung napili nyo, i-click nyo po yung door-to-door delivery at meron pong lalabas na door-to-door delivery instruction after nyong i-click yung proceed. Then lalabas po itong disclaimer notice. Basahin nyo lang po yan and then after i-click nyo yung I agree. Okay, so dito po ay i-fill in nyo po lahat ng information na kailangan para makapag-proceed na kayo sa delivery payment. After nyo pong ma-fill in lahat ng information sa delivery, mapupunta kayo dito sa payment method. May babayaran kayong 200 pesos for delivery at pipili kayo kung anong payment method ang gusto nyo. Merong bank, cash payment at saka e-wallet. Sa akin po ay GCash ang pipiliin kong payment method and after nyan ay i-click nyo lang yung proceed. Ito na po ang magiging resibo nyo sa inyong door-to-door delivery. So nakalagay po dyan ay paid. Ang total amount na babayaran nyo sa GCash ay 207. The estimated time of arrival ng inyong NBI clearance ay 7 working days. Kaya hanggang dito na lang po ang ating video. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago kong video. Salamat!